Sa Amerika, may mga ipokritong nananakot ng tao. Iimbitahan nila ang kahit na sino at paglalaroan para sa palabas. Tatakutin nila hanggang sa gumawa ito ng mga bagay na napakadelikado. Halimbawa na lang ng matandang ito, siya ay naglipat ng bangkay at ngayon ay tinatakot. Nakikita siya sa mga monitor ng mga trabahador. Nang kunin niya ang baril, agad na nag-alala ang bidang babae at pinuntahan ng artistang babae para iligtas. Takot na takot ang artista at ang biktima nila. Kahit na may insidente, nais pa rin ang direktor ng istasyon ng TV na ituloy at gumamit pa ng mas nakakatakot at makatotohanang episode. Ginawa nila ito sa isang abandonadong ospital na 20 taon nang di nagagamit at nakasara. Inimbitahan nila ang isang hardenero para takutin. Inayos nila ang lahat ayon sa plano at sila ay nagsimulang magkunwaring nurse sa ospital. Sa una pa lang ay may napansin ng kakaiba ang babae. May onting pagdududa ang babae. Pero tuloy pa rin ang lahat sa plano. Nakita ng lalaki ang isang multo sa likod ng bintana. Takot nitong tinanong ang babae kung may pasyente ba rito. Ngunit kakabukas pa lang daw ng ospital, dinala na siya sa loob ng opisina para iwanan doon ng mag-isa. Kinontrol ng isang crew ang pinto para bumukas. Natakot ang lalaki at lumabas ito para tignan. At habang patuloy ang eksena, binato ng babae ang bola patungo sa kabila. At nagpakita ang demonyong babae, patuloy naman itong sinundan ng lalaki. Hanggang mapunta sila sa isang nakakatakot na kwarto. At dito sinimulan nila ang pananakot. Dahan-dahan lumapit ang batang demonyo. At nangyari ang di inaasahang mangyari. Sinaksak ito ng takot na lalaki ng paulit-ulit. Sinabi nilang ito ay isang palabas lamang. Ngunit di dito natapos ang lahat. Takot na takot ang isang crew na nakatago sa likod ng mga damit. Siya ang sunod na pinatay at hindi na natiis ng bidang babae na puntahan ito. Huli na ang lahat ng makarating ito sa kwarto nang maabutang nakatali ang leeg ng crew. Nakita rin ito ang bangkay ng babae na itinapon sa labas. Umiyak na lang ang babae. Sunod namang sinabi ng crew na pabalik na ang lalaki sa kwarto. Binibigyang direksyon ng direktor ang babae upang makatakas. Sinabi ng direktor ang tungkol sa lalaki na isa palang may sakit sa pag-iisip. Nakakita ito ng daan palabas. Piniling tumakas ng babae papunta sa labas ngunit nalaman itong nakalak ang pinto. Nakita siya ng isang crew at dito sinabi ang lahat ng nangyari. Ngunit hindi ito naniwala. Inabot ng killer ang babae at kinutsilyo nito ang leeg at namatay. Patuloy namang hinabol ng killer ang babae hanggang sa mawalan nito ng daanan. Mabuti na lanang ay nailigtas siya ng isang crew at muling tumakas. Wala na silang narinig at kinuha muna ng babae ang kutsilyo bilang proteksyon. Nakatagpo sila ng kotse, pero nakalimutan ng lalaki ang susi. Naiwan namang mag-isa ang babae, at di inaasahan ay naroon pala sa likod ng kotse ang killer. Sinaksak nito ang kamay at muling tumakas. Bigla nitong kinuha ang earphone at tumawag sa crew. Ito pala ay isang palabas lamang, pero di alam ng babae ito ay parte pala ng isang palabas. Na ang tunay na biktima ay ang babaeng artista at kasabuat lang ang killer. Isa ring artista ang lalaki pero galit na galit ito dahil totoo ang saksak sa kamay na gawa naman ng babae. Pinatay nito ang kamera at dito na nagsimula ang tunay na kababalaghan. May mga nakamaskarang tao at may dala ring kamera na may kutsilyong nakakabit. Sa loob rin pala ng kotse ay naroon ang isang nakamaskara at pinatay ang lalaki. Ito na pala ang isang organisasyong mga nakamaskara at pumapatay ng mga tao. Sunod-sunod nito pinatay ang ilang mga crews. Ginagawa nila ito para sa mga video na binibenta nila online. Hindi ito inasahan ng lahat. Wala ito sa script. Ngayon ang natira na lang ay ang direktor, aktres at ang demonyo. Dito natuklasan na ng babae ang isang sikreto, na siya pala ay isang biktima ng kanilang sariling palabas. Scripted ang lahat, nakaayos lahat sa plano. Nagalit ang babae sa natuklasan, galit na galit yung sinabihan ng mga nasa likod ng kamera. Ngunit ang hindi niya alam ay hindi na pala ang mga crew ang may control sa lahat. Pinapanood lang siya ng mga nakamaskara. At dahil sa nakita na nila ang babae, agad nila itong pinuntahan. Hinanap na nila ang babae. Habang ang lalaki naman ay natuklasan na rin ang ginawa ng mga nakamaskara. Nakasalubong niya ang aktres na babae at sinabi niya ang lahat. Ngunit hindi naniwala ang babae dahil sa natuklasan nito kailan lang. At sa huli, sila ay napalibutan ng mga nakamaskara. Inakala rin ng babae na isa itong palabas pero hindi. Takot na takot na sila pero hindi sila pinatay at iniwan lang. Sunod ay muli silang tumakas. Napunta sila sa isang crew ngunit natagpuan din nila itong patay. Pinanood nila ang video at nakita nilang kinuha ang babae sa kwarto at binihag. Nakakuha ang babae ng isang armas. Sinabi ng direktor na sila ay taga-kwento at hindi mamamatay tao. Ngunit walang ibang paraan. Kailangan nila ng proteksyon. Sunod ay pumunta sila sa surveillance machine para makita kung ano ang nangyayari sa iba.
Napanood nila ang isang eksenang pagpatay sa isang crew. Hindi nila ito kinaya. Sunod ay nakita rin nila ang isa pang babae na inililibing ng buhay. Gustong iligtas ng babaeng aktres ang batang aktres. Alam nila kung gaano katagal bago mamatay ang batang aktres. At napuntahan agad nila ito. Iniligtas ng babaeng aktres ang bata. Ngunit sila ay pinigilan ng mga nakamaskara. Dito ay hindi sila makakawala. Ngunit sa kagustuhang mailigtas ang bata, nagsakripisyo ang direktor upang sila ay palayain. Kapalit ng buhay ng direktor. Sa huli, sila ay pinayagan ng makaalis. Naiwan ang direktor, at ang babaeng aktres kasama ng bata ay tumakas na. Dito nalaman ng lalaki ang isang pinakamalalim na sikreto. Ngunit may napanood siyang video. At narito ay ang batang aktres. Sinabi ng batang aktres na uulitin niya ang pag-acting para mas makatotohanan. Ang batang babae pala ay aktres ng mga nakamaskarang serial killer. Wala nang nagawa ang lalaki kundi tanggapin. Sa huli ay bumilib ang direktor sa batang babae sa pinakita nitong talento. Napaikot silang lahat nang di nila nalalaman. Sila pala ang tunay na biktima. Dito namatay na ang direktor. Sa kabilang banda, ang aktres na babae at ang batang aktres ay nasa kotse. Napansin ng babae ang kamera ng mask crew. Dito ay nagsimula na siyang magduda. Kayo, ano sa tingin ninyo? Makakalaya ba ang aktres o magiging biktima rin siya?